Happy New Year, everyone! Great is God's faithfulness. They are new every morning and every year. Ako po si May. At ako po si Adel. Welcome to CCBC. If this is your first time today, maraming salamat po at kinagagalak po namin na makasama kayo ngayon. So, please stay connected. Sa pagsisimula po ng bagong taon, we will celebrate the Lord's Supper together. So, ihanda niyo po ang inyong bread and juice as we remember what Jesus had done for us. Let us now get ready to rejoice and worship God together. Happy New Year's Eve! Let us give thanks to the Lord for His peace and His love. Let us sing for the Lord. You've been having to praise of your people, even lighting the glory of your Son. In the love of the Father, we will worship. In the kingdom of God, we find our hope. The wonder of your love will break the chains that bind. The power of your touch releases us as to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Together we lift the name of Jesus. And together we lift the name of Jesus. And together we'll sing your great love. We will join with the angels to praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonder of your love will break the chain that binds us. The power of your touch will lead us up to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. One thing remains. Your love, Lord, never fails. Sing with me, church, with this song. Higher than the mountain that I face, stronger than constitute the trial and the change. One thing remains. Yes, one thing remains. Your love.
remains. He loves and fails, it never gives up, it never runs out of me. He loves and fails, it never gives up, it never runs out of me. He loves and fails, it never gives up, it never runs out of me. In death, in life, I'm confident and covered by the fire. Call me your great love. My death is pain, there's nothing that can separate my heart. Your great love. Your love can fail, it never gives up, it never runs out of me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out of me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out of me. Your love. Thank you, Lord, for your love that never fails. Our praise and glory to you, Lord God. Amen. Amen. Hi, hello, good morning, maayong buntag. My name is Ben, or Brother Ben. And I'm Carol, or Ate Carol, to our fellow CCBC family. We have been part of CCBC for 2 decades now, happily growing together under God's faithfulness, love, mercy, and grace by serving our Lord through our big family. During this pandemic, God's faithfulness turned frustrations into a blessing when one of the family's business partners was infected with COVID. Yes, and that is true. For example, how the Lord really protected us. Nagkaroon po kami ng schedule na mga meetings po o mag-a-upload kami para mamimit namin or may meeting kami sa aming mga supplier abroad. Kailan po, hindi ko po alam everything na ayos na po talaga ito. Ang mga schedule, everything, kasama ko ang aking anak sa DJ, bigla pong na-cancel or na-move po ang aming travel. Pagkatapos, bigla noong March 15, nag-declare ng ECQ ang buong Pilipinas. So, wala po kami way na maka-travel na. And then, after several days po, biglang tumawag po sa akin ang aming business partner na siya po ay nagkaroon ng infection ng COVID. Sobrang saya ko at doon ko po napatunayan nung paano kami iniingatan ng Panginoon. Yes, amen. Now, God's protection was also evident in our sons' lives. Although one is working at home, the other two are exposed in their workplace. But thank God, both of them tested negative for COVID. Yes, kasi po ang aming pangalawang anak, si Patrick at si Richard, sila po ay nag-work essential po ang kanilang trabaho. Lalo na si Patrick, sa bank siya. So during the time of ECQ, napipilitan talaga siyang magtatrabaho. Nanginginig at natatakot po talaga ako bilang isang nanay para sa kaligtasan ng aking mga anak. Dasal ng dasal po kami na sila iingatan po, especially din naman sa work ni Richard. Nandun po ang COVID center sa lugar na yon. Hindi po ako nakabalagay, iyak po at dasal na talaga ang Panginoon mag-iingat sa kanila. Yes. Hanggang sa nalalaman pa namin, ito ang mahirap sa amin, na ang buong halos building na pinapasukan ni Patrick po ay may karoon na po ng infection ng COVID ang mga tao halos doon. Sobra kami lahat ng pamilya ay nananalangin sa Panginoon, humihingi ng tulong, umiiyak sa Kanya. At ito pa ang aking nanay po, nagkaroon po siya ng karamdaman na hindi po namin maunawaan. Kaya nag-decision po kami, panalangin namin sa Panginoon na papayagan ng nanay makapunta sa Manila para ma-check na po talaga ang totoong kalagayan niya. At salamat sa Panginoon, nakarating siya ng Manila. Bigla namin dinala siya sa hospital, sinamahan ko po siya kasama kong anak mo si Paul. Talagang lahat ng kanyang mga laboratory pinagawa namin kahit may COVID po doon sa hospital na nananalangin kami sa protection ng Panginoon.
At salamat po, wala pong lahat ang resulta, nagiging negative po lahat ang resulta, even sa sakit ng aming nanay. At even po yung swab ng dalawa naming anak at ako, dahil nandun ako sa hospital, negative po ito. Ng Diyos lang talaga ang tunay na kagagawa nito at sa mga panalangin ng ating kapatiran. With CCBC's ministries like our life groups, MEG, Midweek Encounter with God, Saturday Dawn Prayer, and the worship ministry, our family have grown closer during the pandemic as we learn to share each other's experiences with God. And also seeing our daughter grow into worship leader during Sunday service with her brother's support. And through our children's involvement in their life groups, we saw how accountability plays an important role in during this pandemic. And as well as strengthening our dependence on God through prayer ministry of our church. And to add with that, ICQ time became a family quality time to one another, and we learned and know more about each other. Lastly, this pandemic taught us that the church is not about the place that we go to worship. As a family, despite being sometimes separated physically, Tagaytay and Quezon City, we make sure to remind ourselves to come as one family, gathered in one place in His presence, preparing our heart for online worship service. To God be all the glory. Amen. Salamat Ate Carol at Kuya Ben sa pag-share ng faithfulness ni God sa inyong buong pamilya. Nakakatuwa po makitang nag-worship kayo ng sabay-sabay at naka-Sunday attire pa for the Lord. Nakaka-bless po kayo. Ilang araw na lamang po at magsasama-sama po tayong muli sa ating prayer and fasting na magsisimula po sa January 18 hanggang 23. Kaya i-prepare na natin ang ating mga puso in seeking God together. At bago po tayo tumuloy sa panalangin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta para sa ating missions, faith, promise. To bless our missionaries, please inform CCBC through giving at ccbc.ph. Thank you din po for honoring God in giving back His tithes and your offerings. To give this week, please go to ccbc.ph/giving. Let us now come together in prayer. Dear God, You are indeed our Jehovah Jireh. Thank You for sustaining CCBC with Your provision despite the pandemic and global crisis. You have proven Yourself faithful over and over again. Your faithfulness are new every morning. And we also thank You, Father, for the faithful givers. Thank You for blessing the work of their hands, supplying their every need. And would You pour out Your blessings to the faithful givers and their families. May they never lack this year because of their generosity and obedience in Your kingdom. Bless these tithes and offerings, use them for Your glory, and expand Your work in this growing digital season. Multiply them according to Your goodwill. We pray for CCBC families. Continue to provide, protect, and sustain each family with Your word and grace. Strengthen all of us with Your manifest presence. We pray for the upcoming prayer and fasting. We ask that You enable our hearts to get ready to meet You, humble ourselves before You, and hear from You in a personal way. Bless the preparation of this month's fasting. Cleanse, purify, and revive us as a church for Your glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Let us now prepare our hearts to listen to God's word through His servant, our senior pastor, Pastor George de Ramos. Happy New Year, CCBC! Sana naging masaya itong Christmas season ninyo. Hindi katulad ng mga ilang families natin dito sa CCBC, ginanap nila sa pagbuburol, sa pagyao ng kanilang mahal sa buhay, katulad ng kapatid na Nena Malonzo, na siya'y yumao noong December 23. At ganun din ang angkan ni Manuel Velasquez, ito po yung father ni Pastor Randolph.
At marami pa po mga ilan families natin nagluluksa sa kapanahunan ng Pasko dahil first time sa Christmas season na hindi nila nakasama ang kanilang mahal sa buhay. Well, may God's peace enfold your hearts at hindi lamang po sa mga taong nangungulila, pati rin po sa mga taong humaharap ng iba't ibang issue at pagsubok sa kanilang buhay. And CCBCers, salamat din po sa patuloy at matapat ninyong paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod sa isa't isa. Katulad po nitong ating mga worship leaders, si May at saka si Adele, salamat po sa inyong ministry sa atin ngayon. At ganun din kay Joy Balbuena at ang music ministry. And then thank you rin kay Ben at Carol, yes, sa inyong pag-share ng inyong matamis na story. And then of course, sa ating faithful FSL interpreters, si Irene, si May, si Dasil, alam po ninyo, every week they really labor hard para yung message ng ating worship service ay talagang aabot sa ating mga kapatiran na nasa deaf community. God bless you and pagbati rin po sa ating deaf community na nakikinig sa atin ngayon. Naging kakaiba ang pag-celebrate ng Pasko natin ngayon. Kasi walang mga parties, walang reunion, hindi tayo makapag-gather, yung mga ilang small group parties natin e sa Zoom na lang. At hindi na nagse-celebrate ng katulad ng nakasanayan natin. Pero sa aming pamilya, nakakatuwa, naging meaningful ito dahil nakafocus kami sa isa't isa. Wala na masyadong party yung pinuntahan. Zoom party meron. Pero yung bumibiyahe ka pa at nag-a-attend ka pa ng party kung saan-saan. Ang prayer ko, sana naging ganun din ang inyong Christmas celebration. It became meaningful and you're able to really renew relationships within your family. Alam po ninyo, yan po magiging senaryo ng ating church ministry, ng ating church life ngayon, taon na ito, and even perhaps for the next 2 years. You know, we will be focusing being a church as a family, I mean your nuclear family, or as a life group, as a small group, rather than church wherein we're gathered by the hundreds or even by the thousand. And yet, you know, nothing can stop the Church of Jesus Christ from growing and pursuing its mission. So, sana naging meaningful ang celebration ng inyong pamilya nitong Pasko. Ngayon, nasa taon 2021 na tayo, paano natin haharapin ito? Ano ba yung magiging attitude natin in terms of facing this year? Since at CCBC, every member is a minister, the question I would like to pose for us is this. How do we engage our neighbors? How do we engage other people and serve them like Jesus did in a fractured world? Matindi ang panggulo at ang puwersa ng kadiliman na sumisira sa mundo natin ngayon. Maraming fake news, maraming false teachings, mga conspiracy at contrived theories, at mga panlolokong kumakalat. Nagugulo ang kaisipan ng marami nating mga kapatid at marami nating mga kababayan at hindi lamang po rito, pati mga kamag-anak natin sa ibang bansa. And these things keep people from finding their way through existential, life-altering, and life-threatening calamities. Marami nga sa atin nagdadalawang isip. Hindi pa man dumarating ang vaccine dito sa Pilipinas, nagdududa na sila at nagdadalawang isip sila kung sila'y magpapaturok o tatanggapin ang vaccine na yon o hindi. Kamakailan nga sa isang funeral service, pinataas ko ang mga kamay doon at nagtanong ako ng tanong, sino po ang hindi tatanggap ng vaccine? Mabilis po, kalahati ng grupo, nagtaas ang kamay, ay hindi namin tatanggapin yung vaccine na yan. Ang gulo, ano? Parang ang mundo na tinamaan ng COVID, ang solusyon sana ay vaccine, pero lahat ng vaccine, pinagdudahan. Ganon, kahati
ang ating mundo. So how do we engage a world like that? We are a church on a mission. We are a servant church. How do we engage a world like that? Do you know it was in such a setting that Jesus launched his public ministry? He engaged in his mission, and as we know the story, he triumphed. So this month of January, we will focus on studying the two chapters in the Gospel of Luke, and that is Luke chapter 4 and Luke chapter 5. And these gospel chapters are a set of vignettes of Jesus engaged in serving. And these stories should help us CCBCers engage in the mission of Jesus. Deeply rooted in him, we learn to engage the dark forces of the world and experience the triumph of the gospel shining through it. And we pray that at the end of this series, CCBCers will grasp the nature of Jesus' mission and align themselves with it. And secondly, courageously endure through difficult times and enthusiastically bear the gospel truth. And renew commitment to support missionaries through our Missions Faith Promise Fund. Yes, it is my aim, it is our aim that this month you are going to make a conscious effort to renew your support for our missionaries. And then finally, one of our goals for the series of studies is for us to make a resolve to follow Jesus and engage in serving our neighbors in His mission. So dito po sa screen ninyo, makikita po ninyo yung different topics that we are going to handle as we look deeper into Luke chapter 4 and chapter 5. And today we're going to talk about overcoming life's wilderness as we reflect on the wilderness story and the wilderness experience of the Lord Jesus Christ. Let us turn our Bibles to Luke chapter 4, and I'll be reading from verses 1 up to 13. I'll be reading from the New International Version. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, 'Man does not live on bread alone.'" The devil led him to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will be yours." Jesus answered, It is written, "Worship the Lord your God and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here, for it is written, 'He will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone.'" And Jesus answered, "It says, 'Do not put the Lord your God to the test.'" When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. God bless us as we meditate on His word. Let us pray. Father, teach us to be overcomers in this wilderness experience, that we may live a life worthy of your calling. And this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Ang kwento ng temptation ni Jesus sa wilderness ay patungkol sa kanyang initiation sa public ministry. Ipinapakita nito sa mundo na si Jesus nga ay isang subok na Mesiyas. Hindi lang siya yung isang tipong prinsipe na minana niya lang ang kanyang kaharian, ang kanyang trono mula sa kanyang ama, na pinanganak siya sa isang privileged position
At pagdating ng panahon, tinanggap niya itong privilege position na ito. Hindi po. Pinapakita ng Gospels na si Jesus ay isang subok na hari ng mga hari. Siya ay namuhay ng katulad natin, naranasan niya yung karanasan natin, narandaman niya yung mga struggles natin, pero naging matagumpay siya. Kaya naman pagdating doon sa Revelation, ang sabi ng mga angels sa kanya, "You are worthy to open the seal. You are worthy to open the book." Yun po yung itinutukoy nun. And we learn from Jesus that in engaging the world, we need to become overcomers. Kailangan po natin yan, CCBCers. Hindi lamang po tayo bara-bara, haraharap at haharap na lamang sa 2021 na parang malakas ang loob, trying to be positive. But we need to become overcomers in the same league as with Jesus. So dito po sa ating pag-aral ngayon, there are two major parts. We'll talk about the wilderness experience and its outcome. And at the same time, the wilderness experience and the rules of engagement as we could learn it from Jesus. So as we have read from the story, the trial, the testing of Jesus happened in the wilderness. What is a wilderness? Well, it is an uninhabited place. It is an untamed place. Magulo, walang tao doon. It's a place that connotes uncertainty, danger, where one can easily get lost, or even one would easily lost his life there. Isang lugar na puno ng peligro, delikado. Doesn't it sound like the year 2021? Full of uncertainties. It seemed to be untamed. We cannot control it, and you could easily get lost there. Or perhaps some of us may even lose their lives there. Note that when Jesus went into the wilderness, there are other players there. That's the Spirit of God and the devil. The Spirit led Jesus to the wilderness. In other words, it is the Lord's desire that he would experience this. But at the same time, the devil was there. He has plans and he would like to take advantage and exploit that wilderness experience towards his end. So, the Spirit led Jesus to be tempted by the devil there. So, there are two possible outcomes. One, the way of the devil's outcome is that his victim would be sidetracked or distracted from fulfilling God's will. Ang gusto niya mangyari kay Jesus ay tatalikuran niya ang kanyang pagiging Kristo. Hindi niya gaganapin ang kalooban ng Ama kung bakit siya ipinadala dito sa lupa. At ganun din ang layunin ng demonyo rin, ng devil, sa atin kapag tayo ay sinusubukan niya. Gusto niya ma-sidetrack tayo. Gusto niya malihis ang church natin. Gusto niyang malihis ang buhay mo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero iba naman ang motive, ang outcome na gusto ng Holy Spirit. The way of the Spirit is an outcome where the person grows or becomes a better person. And they learn to overcome. Na kahit nadadaig at natatalo at tila mukhang talo na siya, nadidiskubre ng taong yon ang biyaya at ang kalakasan na maghahatid sa kanya ng tagumpay. We will discover the triumph of faith as a result of that wilderness experience. And that's the purpose that the Holy Spirit wanted us to experience as we go through it. In the words of Jesus, he says in John chapter 10, verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy." That's the motive of the devil. "But I came that you might have life and that you might have it abundantly." Two different outcomes coming from two different sources, focusing on the same experience that a person is living out.
sa engkwentro ni Jesus sa devil, meron siyang rules of engagement. Kung paano niya nadaig ang kalaban at kung paano siya naging matagumpay. Ngayon tingnan natin ang wilderness experience ni Jesus at paano yung kanyang rules of engagement. Sabi doon sa verses 1 to 3 ng Luke chapter 4, "And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were over, he was hungry." Sabi doon. At sa verse 3, "The devil said to him, 'If you're the Son of God, command this stone to become bread.'" Makikita natin dito kung ano ang tactic ng devil, kung paano niya dinadaig at dadaigin ang Panginoon, at ganun din ang tactic na ginagamit niya kung paano niya dinadaig ang mga tagasunod ni Kristo. Observation number 1, the devil will exploit your weakness. He will attack where you are vulnerable. Pagod, gutom, puyat, sakit, o nasa gitna ka ng malaking problema. He will discover your weakness, he will see where you are vulnerable, and he will attack there. Another observation na makikita natin in terms of the tactic of the devil is that his attack may not really be painful, but it is dangerous. In fact, it is even pleasurable. And at the outset of it, para namang walang mali. It is an alternative to the pains of living according to the Spirit of God. Ang sabi nga ng devil, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." So ang tanong, kasalanan bang kumain? Hindi. Kasalanan bang gawing tinapay ang bato? Hindi. So ano kasalanan doon kung ginawa nga ni Jesus yun at kinain niya? Alam mo, very very subtle yung attack ng devil na ito. In other words, if Jesus did this, parang ang kasalanan doon ay sinusunod niya yung kalooban niya. Sinusunod niya kung ano yung iniutos ng devil. So, paano dinaig ni Jesus ang attack na ganito? Well, tignan natin. Tinukso si Jesus sa kanyang pagkagutom. Nakalimutan siguro ng devil na nasa prayer and fasting ang ating Panginoon noong panahon na yon. Alam ni Jesus kung bakit siya nagugutom. Alam ni Jesus kung bakit siya mahina. In fact, at that time, Jesus was practicing a spiritual discipline where he will draw strength from the Father in times of weakness. And that is the point of the exercise of prayer and fasting. By the way, mga kapatid, sa January 18, beginning January 18, that will be the prayer and fasting week of CCBC. And why do we do that? Why are we going to do it? That is exactly the reason. We are going to exercise this spiritual discipline to strengthen us, to draw strength rather from the Father in the point of our weakness. Matututunan natin kung paano umasa sa Panginoon sa panahon ng kahinaan natin. Kaya't nadaig niya ang devil dahil ang kahinaan niya ay napunuan ng kanyang pag-asa sa kanyang Diyos Ama. Kaya ang sagot ng Panginoon sa devil, "Man shall not live by bread alone." Hindi lang sa tinapay nang gagaling ang kalakasan ko. Hindi lang sa pagkain nanggagaling ang kalakasan ko. Ito ay nanggagaling sa Diyos Ama. So rule of engagement number 1, be rooted in prayer. In times of weakness and vulnerability, let the Lord's grace be your strength. Matutunan natin na umasa sa Panginoon sa panahon ng kahinaan. Eh hindi ba, Pastor, kailangan palakasin natin yung kahinaan natin? Oh yes, why don't we do it? Kaya nga kahinaan yan eh. Yun yung hindi masyadong lumalakas doon sa part ng buhay mo. Kahinaan yan. And it is at that point where we learn to draw strength from God.
Sa lahat ng vulnerabilities natin, prayer talaga ang katapat nun. Alam niyo, sabi ng mga critics, prayer is only for the weak and for the coward. Pero ang sabi po ng ating kapatid na si Captain Johnny Cometa, siya po ay isang CCBCer na chaplain sa US Navy. At sabi niya, and I quote, "Prayer is the only resort for the weak to become strong in Christ. And for when I am weak, then I am strong." 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Alam po ninyo, natakot talaga ako nang nagkasakit ako ng COVID-19 disease. Bakit? Immunocompromised po kasi ako. At ayon sa mga statistics, kitang-kita po yan lagi sa internet, na yung mga katulad ko, kapag tinamaan ng COVID, yun po yung mabilis mabawian ng buhay. Yun po yung mabilis mag-deteriorate ang kanilang katawan at lumalala. At kahit na sa pag-iingat namin, nagkasakit pa rin ako. At nasa katindihan ako ng sakit na ito, alam po ninyo, ang hirap huminga. Nahirapan po talaga ako huminga. Hindi ako makatulog sa pag-ahabol ng aking hinga, sa pag-uubo, na parang lumalabas na yung baga ko sa pag-ubo na yon. Hinang-hina na ako dahil sa hilo, sa lagnat, at madalas sa mga panahon na yon, at sama ng panaginip ko, hindi ko maintindihan kung ano-ano nakikita ko sa panaginip. At minsan magiging conscious ako na nananaginip ako, gigisingin ko sarili ko, pero ang pakiramdam ko, yung panaginip, nandun pa rin. Yung bangungot, yung masamang panaginip, parang nandun pa rin. Ibang klase yung naging karanasan ko noon. Kaya ang ginagawa ko, naalala ko yung ginagawa ng Panginoon, isinusubsub ko yung sarili ko sa prayer. Lord, hinang-hina na ako. Lord, ayokong gumibak. Tulungan ninyo ako. And then, these words would come across my mind. And I will take it as God speaking to me. And it's a word that is drawn from 2 Corinthians chapter 12. My strength is made perfect in your weakness. Ang lakas ko ay para sa iyong kahinaan. And then I would answer, "Yes, Lord, so let me be weak in your arms." I know that it's a quotation from 2 Corinthians 12. "So let me be weak in your arms." And then he would respond, "My strength is made perfect in your weakness." And so on and so forth. Ganun lang ang magiging dialogue na, "Lord, I just surrender myself and that I'll be weak in your arms. And my strength is made perfect in your weakness." And it is in those times that I find rest in the Lord. Of course, you know how the story ended. God gave His grace of healing. At ito na naman po ako sa inyo, nakakapaglingkod ng patuloy. So God was my strength in the time of weakness. He heals. Katulad po nung psalmist, sabi niya sa Psalm 73, "God is the strength of my heart and my portion forever." You know, if we are rooted in prayer, we learn to seek the strength of God in our time of weakness. We will learn to practice that kind of exchange with God. Observation number 3, patungkol sa tactic ng devil. He will put us down by attacking our identity. Titisuri niya tayo sa pag-atake ng pagkakakilala natin sa ating sarili. Note how he opens his statement to Jesus. Sa verse 3, sabi niya, "If you are the Son of God, then you could turn these stones into bread." Dun sa first temptation. He did that again on the third temptation in verse 9. Sabi niya doon, "If you are the Son of God, you could throw yourself down from the tower and then the angels will catch you." Actually, maririnig natin ang mga katagang ito nang ipako si Jesus sa krus. "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan." Nilibak siya.
Ito rin ay hawig sa atake ng devil kina Adan at kay Eva. Ang sabi ng devil sa kanila, "You will be like God." It's an attack on their identity. Sila ay creature, ang Diyos ay Diyos, at sinasabi ng devil, magiging Diyos ka. Yan ang identity mo. Tinatago yan ng Diyos sa iyo. Ayaw niya malaman mo yan. Very subtle. But it is stirring vain ambition. It is stirring in us some sense of entitlement and privilege, false sense of power, false sense of confidence, becoming like God in a malicious sense. It's a wrong sense of boasting. Pero di natinag ang Panginoong Jesus. Matibay ang pagkakakilala niya sa pagkaugnay niya sa Ama sa langit. Jesus did not spend his time proving his identity that he is the Son of God. Hindi niya iginugol ang panahon niya. Itinubos ang panahon niya para makilala siya bilang Diyos. So definitely, pinapakilala niya ang kanyang sarili. But rather, he devoted his life pursuing God's purpose for which God has called him. Kaya naman ang sagot niya sa devil, "Do not put the Lord your God to the test." Hindi na kailangan subukan ng Diyos kasi subuk ko na siya. Now let us proceed to the rule of engagement number 2. And what is that? Be rooted in your relationship with Christ. Napakahalaga para tayo ay magtagumpay, maging overcomers. Alam natin kung sino tayo at sino tayo in relation with our God. Napakahalaga yan para sa tagumpay ng ating buhay. Madali tayong matitinag sa wilderness experience natin kung ay ang identity mo ay kung saan-saan lang nakabatay. Let me give you an example. Maraming mga lalaki kapag dumadaan sa midlife crisis, medyo nagiging ang pag-iisip nila ay defeatist or even worse, suicidal. Bakit? Kasi yung identity nila nakatali doon sa kanilang karera. At pag umabot na ng mga 40, 45, yung karera nila nasa starting point pa lang, hindi pa umuusad, matagal na sila nagtatrabaho, ang feeling nila sa sarili nila, walang kwenta. Bakit? Kasi nakatali yung identity nila doon sa karera nila. Yung iba naman, nakatali yung identity sa achievement. Kailangan may achievement ako. Kung wala akong achievement, wala ako. Bali, wala ako. Nagiging vulnerable tayo sa kaaway at doon tayo dinadaig, ginagamit at ginagawang talunan. Maganda ang identity natin ay nasa ating relationship with the Lord. Sa mga ilang kabataan naman, yung kanilang identity ay nakabatay naman doon sa yung sexual preference nila. Yung sasabihin nila sa kanila sarili ay yung gusto ng aking katawan ay yung kapareho kong kasarian. Lalaki ako, pero lalaki yung gusto ko. Therefore, this is my identity. Therefore, magladlad na ako dahil eto na ako eh. Tanggapin nyo na akong ganito. No, you don't base your identity on your sexual preferences, on your sexual orientation. You base your identity, if you're a follower of Jesus Christ, you base your identity on your relationship with Christ. Who is the one who created you? Who is the one who loved you? Who is the one who saved you and wants to be with you for eternity? That is the basis of our identity. Alam po ninyo, ang ginagawa ng devil, he will mess up our sense of identity kung sino tayo. But the reality is that don't allow yourself na magiging magulo ang kaisipan mo patungkol dito. Balikan natin ang kwento ng wilderness. Makikita natin ang fourth observation sa tactic ng devil. Isang kapansin-pansin na tactic na ginagawa niya ay gumagamit siya ng panlilinlang. Mahilig siya sa fake news at sa mga conspiracy theories para guluhin ang isip ng mga biktima niya.
Tingnan natin ang verses 5 to 7 ng Luke chapter 4. It says there, the devil showed Jesus in an instant all the kingdoms of the world. At sabi niya, I will give you all their authority and splendor as it has been given to me. As if minana niya lahat yung mga kingdoms na yun. Actually, inagaw niya yun. Kaya done. And I can give it to anyone I want to if you worship me. And it will be yours. Alam niya ang mission ni Jesus. Ang mission ni Jesus is to establish the kingdom of God here on earth. In other words, to take it away from the devil. The devil knew that Jesus is going to accomplish it. Kaya nagpropose siya ng plano na kunwari ay sympathetic siya sa plano ni Jesus, sa purpose ni Jesus. Pinapakita niya, ay hindi naman pala tayo magkaaway, magkakampi naman pala tayo, mag-collaborate na lang tayo. But if you look at his reasoning, siya pa rin ang hari. Dahil yung hari ng mga hari, lumuhod. At hinihingi niyang lumuhod sa kanya at mag-worship sa kanya. Kung tingnan ninyo, mukhang sa unang tingin, mukhang maganda, mukhang hindi mahirap. Pero sa dulo nito, kapahamakan ang abutin natin. Observation number 5. Gumagamit din ng Bible ang devil. Alam niya ang doktrina ng Biblia at babaluktutin niya ito para sa kanyang gustong gawin. Nagkukunwari siyang sang-ayon siya sa Bible pero sa totoo lang, kontrang-kontra siya sa mga itinuturo nito. Kaya sa pangatlong pagsubok niya, ginamitan niya ng Bible verse si Jesus. It is written. At nag-quote siya mula sa Psalms. He will command his angels concerning you to guard you carefully. Dahil napansin niya si Jesus, panay ang quote ng scriptures kapag kinokontra siya. Pansinin mo kung paano sumagot si Jesus. Verse 4, it is written. Verse 8, it is written. Verse 12, it is said. So what did Jesus do? He relied on the word of God to be able to overcome his adversity doon sa wilderness experience na yun. Sumagot siya sang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sumagot siya na gamit ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Meron pong kapangyarihan at authority yung word of God. So, rule of engagement number 3. Ito po, be rooted in the word. Hindi ka madaling maloloko kung pamilyar ka sa katotohanan. Hindi ka madaling madadaig ng kaaway kung alam na alam mo ang salita ng Diyos. Minsan na ikwento ko na sa inyo ito na yung patungkol sa bank teller, ano? Bakit ang galing-galing ng isang teller sa bangko na makakita ng fake na pera? Liban sa training niya. Ang bank teller po, 8 oras sa isang araw, wala pong hawak yan kundi pera, liban po sa calculator at ballpen niya. Pera at pera. Kaya naman pag may naligaw ng fake na pera, isang tingin pa lang, isang kapa pa lang, alam niya ng fake. Sa marami sa atin na minsan lang dumaan ang pera sa kanyang kamay, hawak at hawak mo, hindi madali kang maloko. Pero a person who is so familiar with the truth can never be deceived. Malayo pa lang, isang tingin pa lang, isang kapa pa lang, alam mong fake na iyan. Naglipa na po dito sa ating mundo ang fake news, lalo na sa social media. Marami rito sa mga fake news na yan, gumagamit pa ng Bible. At mga theological terms, kaya maraming mga Kristiyano kumakagat dito at maraming mga Kristiyano gulong-gulo tuloy ang isip. Hindi nila malaman kung ano yung kanilang nararapat gawin. Kaya mahalaga sa atin na maging katulad po ng mga Bereans ayon sa Acts 17. They examine the scriptures every day to see what Paul said is true. Napaka-diligent nila pagdating sa pag-alam kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya, ang hamon ko po sa inyo, CCBCers, at sa inyo po na nakikinig dito sa ating online worship
maging kabahagi po kayo ng Bible Study Group. Dito po sa CCBC, we call it Life Group. Yung grupo na yan po ay isang small group of friends who are really intent on knowing the will of God. They gather to study the Word of God together. At yung aming life group ngayon, di po kami makagather physically. Nag-zoom Bible study po kami. Basta we devote ourselves to learning the Word of God and how to practice it in our life. Kaya isa rin ginagawa namin sa aming life group, yung grupo ng mga kalalakihan, meron po kaming exercise na ang tawag ay fake news analysis. Mga 5 to 10 minutes lang. Titignan po namin yung mga isa sa mga fake news na umiikot sa social media at i-analyze namin bakit ito fake. Paano ito naging fake? Ang prinsipyo, mag-attend ka ng Bible study. Basahin mo ang Bible. Gawin mo ito every day. Be familiar with the Word of God. Better yet, become familiar with the Lord of your life. Huwag kang magkalat ng post na nakakagulo sa isip ng iba. Kung nakagulo sa isip mo, maguguluhan ng iba, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang ishare. So in summary, how do we become overcomers in a wilderness situation? Well, there are 3 rules of engagement. Number 1, be rooted in prayer. Number 2, be rooted in your identity with the Lord. And number 3, be rooted in the Word and in the truth of the Word of God. So, ang susi nito ay our rootedness, our relationship, how we become related with the Lord. So alam ko marami sa atin optimistic para sa year 2021 at agresibong gustong tahakin ito. That is very good. Pero warning lang mga kapatid, huwag tayong padalos-dalos. I want us to tread carefully, a little bit more carefully. Tiyakin natin na sa ating pagharap sa 2021, nakaugat tayo sa panalangin, nakaugat tayo sa salita ng Diyos, nakaugat ang ating buhay sa Panginoon. And then we will surely overcome in whatever wilderness experience we will face. Let me pray for you. Father, tinadalangin ko po ang aking kapatid. I pray for them, Lord, that you are going to bless them, that in this year, we will truly experience victory in you, that we will see ourselves, Lord, as people who will be able to overcome because of our rootedness in you. And this we ask in Jesus' name. Amen. Tayo po ay dumako sa unang hapag-hapunan ng taong 2021. I'd like us to prepare the elements of our communion of the Lord's Supper. I would assume that you would have your cup and then you would have a piece of bread with you as we celebrate the Lord's Supper this day. We can truly be overcomers in this world, as we have emphasized from earlier, because we know that Jesus has overcome. He is our high priest. So let us commemorate and celebrate what he has done on the cross and his resurrection by the eating of the bread and drinking from the cup. We remember what he has done for us. We come to his presence, renewing our faith, renewing our allegiance to him. So sa dakong ito, nais kong tawagan tayong lahat na manahimik panandali, ikumpisa lang ating pagkakasala. Ihayag natin muli ang ating pananampalataya sa Panginoon. At pagkatapos noon ay paungunahan tayo ni Pastor Rene Atienza sa isang pananalangin ng pasasalamat. Sa panahon ng matahimik natin pananalangin, gusto kong hawakan ninyo ang tinapay at ang saro sa
tahimik na prayer na ito at sa pangunguna ng Pastor Atienza. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, we are grateful to you that for this first Sunday of the year 2021, we can come together as a family of God to partake of these elements in remembrance of the greatest gift that we have ever received from the greatest person who have ever lived. Jesus, thank you for becoming Emmanuel, God with us. It is because of you that we can rejoice and experience the joy in life. We admit that it can sometimes feel hard to be joyful in the midst of the pandemic, but when the cares of our hearts are many, your comfort gives us renewed hope and cheer. So today, we choose to take refuge in you and we rejoice. We will sing for joy because you are our strength, you are our salvation. In your presence, there is fullness of joy. Because of your arrival 2,000 years ago, we now are able to experience the joy of your presence forever. In your name we pray. Amen and amen. The Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, he took bread. After he had given thanks, he broke it and he said, "This is my body, broken for you, offered to you. Take it in remembrance of me." Let us eat of the bread together. And after supper, he took the cup and he said, "This cup is the new covenant in my blood. Drink it in remembrance of me." Let us drink from the cup together. And then after that, he said to his disciples, "For as often as you eat of the bread and drink from the cup, you proclaim my death until I come." CCBCers, we are expected to continue on with the call of Jesus in bringing the good news, the light of the good news to others until He comes. Kamakailan po sa ating congregational meeting ay pinili at inalal natin ang magiging miyembro ng CCBC Board para sa taong 2021. At ito ay ginawa natin alinsunod sa Constitution and Bylaws ng CCBC at gayon din po sa mga katuruan ng Bangtipan. Ngayon ay itatalaga natin sila sa kanilang paglilingkod sa taon na ito. At bago natin gawin yon, nais ko pong ipakilala sila sa inyo. Ang chairman po ng ating CCBC Board ngayon ay ang Dr. Ray Abante. Ang vice chairman po ay ang ating kapatid na Danny Nahos. Ang secretary po ay ang kapatid na Chito Manyanita. Ang ating treasurer ay ang kapatid na Rafael Albaran. At ang mga miyembro po ng board, at meron din po tayo mga bagong halal na mga miyembro ng board. I-welcome po natin ang kapatid na Dave Arisala, ang kapatid na Beth Punsalan, at ang dating chairman na rin po ng board ay si Beng Gabinio na naglilingkod muli at ang huli niyang paglilingkod 16. At ang patuloy na maglilingkod ay ang kapatid na Romy Patricio at ang kapatid Julius Andrada, ang kapatid na Ray Gungon, ang kapatid na Willie Samson, ang kapatid na Jimmy Tan, at siyempre kasama pa rin ang ating mga elders, katulad nila Pastor Philip Taroja at sila Pastor Rene Atienza, at gayon din ang Pastor Bot Abelado, ang Pastor J.C. Plim, at kasama rin si Pastor Randolph Velasquez. Sila po ang tumitindig sa atin bilang mga elders at mga members ng Church Board ng Capital City Baptist Church. Ngayon po sa mga miyembro ng ating board, ito po ang katanungan at pangako na nais ko pong gawin ninyo sa harapan ng ating kongregasyon at sa ating Panginoon. Nangangako ba kayo sa ating pagtitipon na ito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kalipunan ng CCBC na gagampanan ninyo ng buong puso at pananalig at responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat bilang mga members ng CCBC Board?
Opo. Kung gayon, sabay-sabay po natin sahin sa pamumuno sa Bayabante ang pangako sa paglilingkod. Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. Sabay-sabay po nating basahin ang pangako sa paglilingkod. Ako si Reynaldo Avante na nahalal bilang bahagi ng CCBC Board of Trustees ay nangangako sa gabay ng Espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesus, na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, na ako'y maglilingkod sa katiran at gagawin ang lahat ng makakaya upang ang CCBC ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan, na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos at maganap ang misyon ng CCBC sa pagpapalaganap ng mabuting balita at mga kanyang mga alagad para sa karangalan ni Hesus Kristo. Bawayan ng Diyos. Sa dapong ko, hinihiling ko ang Reverend Philip Taroha, ang paunahan tayo sa prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, papasalamat po kami sa iyong mga inilagay at mahinang na lider at mga kapanguna ng aming iglesia. Magmula po sa ating senior pastor at mga pastors, sa ating mga elders, at ngayon po ang Board of Trustees na kung saan, Panginoon, ay meron po tayong mga bagong naglilingkod at mga bumalik na maglilingkod at na magpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa inyo. Kami po ay napaalalahanan sa inyong salita na ang lider po ng iglesia ay kakaiba sa lider ng mundo, na katulad ng inyong halimbawa, Panginoon, na kayo ay naglilingkod sa ikabubuti ng iglesia, sa ikabubuti at ikatataas ng lahat. Ganyan din po, Panginoon, ay hinihiling ko na ang leadership grupo na ito ay pangungunahan nyo at hindi lang po, bibigyan nyo po, Panginoon, ng kakayahan, kalakasan, kapayapaan at kagalakan na kayo'y paglingkuran at ang iglesia ninyong binanal, na kung saan ay pinagpapatuloy ninyong ito'y maging ganap, puro at maihanda, Panginoon, sa araw ng kompleto ninyo, Panginoon, sa gawain ng kaharian ng Diyos at sa iglesyang inyong kinakaiibig. Lord God, I ask no less and no else than the fullest measure of your intended blessing for your church at Capital City Baptist Church this year 2021 through this leadership. We pray now that as the officers will take their charge, I commit them to you under the leadership of our chairman, Reverend Avante, and Brother Dan Nahos, Brother Chito, and Brother Paeng. Lord, above all, let them be the example of what it means to be a servant not of God, not only on earth, but a servant of God for the heavenly purpose. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And now for our benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kalalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, doon at magpakailan pa man. Amen. 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 Purihin ng Panginoon. Happy New Year sa lahat ng members ng CCBC and friends Happy also. Happy New Year. Magpaalam bagong taon po. Happy New Year po. God bless you all. God bless you. God bless you. God bless. Happy New Year.